Boris Clavesillas. Abalasan na ngayon sa pananahinang uniforme si Lorena ng Iloilo City. Pero dahil walang klase at pagtitipon bunsod ng krisis sa COVID-19, walang nangangailangan ng kanyang serbisyo. Pero nitong nakaraang buwan, nabigyan sila ng oportunidad ng LGU ng Iloilo City para manahin ang sangkaterbang face mask. Ngayon, kabilang na siya sa mga binigyan ng gamit at pinapasweldohan para gumawa ng face mask. Yung mayor namin dito, nag-provide ng face mask, ng katsa na para magawa namin ng face mask. At least may pang hanap buhay na kami. At sa ngayon, yung aming mga sahod, bali sa isang linggo, dalawang beses kami nag-pay out. Araw-araw, daang-daang face mask ang kanyang ginagawa, kasama ng iba pang mananahi sa barangay Kalumpang Molo. Mahigit 80 ang kanilang miyembro. Kabilang dito ang sanay incoming third year BS Fashion Design student na si Olivia ng Barangay San Juan, Molo. Sarado ang parlor ng kanyang ina dahil sa ipinapatupad na quarantine. Kaya dito muna siya nagtatahi kasama ang kapatid. Nung dumating yung project face mask ni Mayor, at nakatulong din siya sa pang-araw-araw namin gastos sa bahay. Yung itinuro sa amin sa aparalan at nagamit din siya kung paano itulong sa iba. Nagsimula ang mass production ng face mask sa pamamagitan ng pondo na naipon mula sa pagbenta ng mga paintings at sculptures ng mga Ilonggo artists sa programang Ilonggo Artists Against COVID-19. Bahagi ng kita ay napupunta sa mga mananahi at mga artists. Ayon sa Ilonggo artist na si Rock Drilon, masaya ang komunidad ng mga Ilonggo artists na makagawa ng paraan para maibsan ang epekto sa ekonomiya, lalo na sa art community. Sa ngayon, mahigit 2 million pesos na ang kanilang naipon na pondo. Gusto nila mabulig para man sa mga Ilonggo. Ayon sa alkalde, laking pasasalamat niya sa dami ng mga artists na sumama sa programa, pati na rin sa mga bumili ng mga obra maestra. Ang face mask ay libreng ipamimigay sa mga mahihirap na residente sa Iloilo City. Joyce Clavesillas, ABS-CBN News, Iloilo.